on the go. Nako. Ngayon nga pala yung deadline na nito. Kailangan ko na talaga. Oh, no! Kailangan mapirmahan ko na to dahil isasubmit to dun sa department. Okay. Done. I need to follow up kung nasubmit na yan dahil deadline yun today. Hello? Yes. I need to know kung nasubmit nyo na yung report na yun. Today na ang deadline nun. Oh my gosh. Huh? Kung hindi nyo pa na... Please submit it now. I need it now. Okay. Ay, nako. Oh, ang lakas makasi. Oh no, mga friends. Papirma-pirma lang. Pa-check-check lang na mga reports and everything. Ganito pala maging isang boss, ano? Pero, ano kaya ang masasabi ng CFE staff tungkol kay Mr. Topax? Samahan niyo ako? Dito pa rin yan sa Tanong Dito, Tanong Doon, Tanong Everywhere! Ito ang Money on the Go! Stricto siya. May pinuto sa'yo or ano, may instructions siya sa'yo. Yun lang dapat. Sundin siya. Dito parang ano siya sa amin na boss na namin at same time magulang. O, kasi siyempre, bihira yun eh. Bihira yung relasyon na gano'n, di ba? Lalo na pag yung mga malalaking kumpanya. Pag boss, nandito ka lang sa taas. Ito, anytime pwede mo siyang lapitan. Sa FJC po, napaka-bait po niya bilang isang boss. Kapag kunwari meron kami yung time with him, may nagpapa-conduct siya ng meeting or short meeting, parang dun yung time na talagang pinapaalalahanan niya kami na kapag meron kang ginawa, begin with the end in mind. Kung minsan nagagalit siya, pero lagi naman po niya sinasabi na hindi siya nagagalit dun sa tao, dun sa nangyari. Malalahanin din siya, ano siya kung may problema ka o ano-ano. Tutulungan kanya. Kahit una sa pananamit. Hindi. Si Zed kasi may mga times na noong 2009 kami magkasama parati sa biyahe. Hindi na masyadong mag-arbo, hindi masyadong magastos, pero dapat presentable ka parati. Nung mga seminars, syempre paulit-ulit akong umaten sa mga seminars niya. Parang doon ko na-realize na, meron, aside pala doon sa pera ko sa banko, kailangan din pala mag-invest din ako. So, dito sa office, meron kami mutual fund. It's a monthly investment program dito na talagang binibigay sa mga employees. Lagi naman niya kami pinapaalalahanan na kung ano yung dapat at tamang ginagawa po natin, lalo na sa trabaho po, at saka sa pamilya na rin po. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. How is Francisco Colaico now? Walang takot matalo. Walang takot? Walang takot mabigo. Sa dami kong pinasukan na basag-basag na mukha ako sa ano eh. Sa pagkabigo eh. Ang realization doon simple eh. Walang kabiguan na permanente. At pangalawa, yung kabiguan, hindi sa'yo yun eh. Hindi ikaw yun eh. Pangyayari lang yun. Pwede mong sabihin, ikaw ang bigo. Pag yan ang ginawa mo, wala ka nang kinabukasan. You move on and learn. And then you realize, yun palang problema sa pera. Yan ang pinakamadaling problema. Ano na ang gawain nyo sa paghawak nyo? Well, tulad ng mga sinishare natin sa ating mga seminars at libro, stages ang buhay, di ba? Build-up stage, tapos na ako dyan eh. Nandun na kami sa semi-retirement stage. No? And family namin, my wife and I are very clear sa aming values dyan. Anything we don't need na hindi naman nag-productive, like ba, lupa, wala kang ginagawa sa lupa. Anything we don't need,
that we don't use. Kayo, meron ba kayong babaguhin sa money story ni Francisco Colayco mula doon sa pagkabata hanggang sa'yo? Siyempre, madami akong natutunan eh. Madami akong dapat hindi ginawa. Ano para sa inyo yung sekreto ng pagyaman o pagiging matagumpay? Alam mo, yung word na yaman, I keep saying relative yan. Ano? Hindi ako pwede makipagbanggaan doon sa mga bilyonaryo because clearly they have more assets. Pero hindi nila ako matatalo sa saya. Sa akin, clear ang purpose mo. We want to continue with the advocacy, travel with the family, and share more of our knowledge. Ayos na yun. Ano ang most rewarding part ng inyong money story sa kumababanggit mo? Itong ginagawa natin, hindi naman plano. Diba? It's a money story because I talk about money. But I think, more importantly, it's a money story dahil ang tinuturo natin at binabahagi natin sa ordinaryong income earners, iyon tamang pananaw at tamang paghawak sa kanilang kinikita. Bakit nyo nasabi rewarding yun yung nakakapagbahagi kayo ng tungkol sa... Kasi minsan may lalapit na sa'yo, magpapasalamat na nasalba mo sila sa isang desisyon na hindi nila ginawa dahil napanood ka o dahil nabasa yung libro. At sa totoo lang, napakadaming ganyang incidents na nakakataba ng puso. Hindi mo mabayaran yun eh. So, ang feeling mo, you touch the lives of others. Meron tayong portion ngayon na Mr. Colayco. Mga quickie questions. Ano ang pinakamahal na nabili ni Francisco Colayco? Bumili ko ng isang camera na akala kong saksakan ng galing. Name one thing na isang gamit. Alam mo, meron akong binili ng napakamahal na kotse. Mahal na kotse. Napakamahal. Tuwan-tuwa ko. After 2 weeks, sinisisihan ko lang. Pinakamahal na. Baka hindi naman yun kasi ang pinakagusta mong kotse. Hindi, talagang ano ko yun. Hindi ko ma-afford dun. Eh, nung na-afford ko dahil siyempre may company benefits pa ako nun. Yun ang pinili ko. After 2 weeks, gusto ko na sunugin. Ano ang una mong investment na ginawa niyo? Ang una-una investment na napasukan ko na mali, nabentahan ako ng insurance na hindi ko kailangan. At maling klaseng insurance. Kayo ba ay mas nag-iipon ng pera o nagtitipid sa gastos? Ako naman yung tipid sa gastos, wala sa isip ko ngayon. Siguro mas ipon. Gusto niyo ba kotse o yung malaking sasakyan na van pang maramihan? Gusto ko yung, not necessarily yung van, gusto ko yung comfort. Kayo ba ay nakapamili na ng peke? Hindi. Mas makarne ba kayo o mas maisda? Karne. Karne. Mas gulay ba kayo o prutas? Gulay. Dala mo yung inyong pitaka. Oh. Ayan. So magwa-wallet ride tayo. Ayan, saktong-sakto. Sa likod ng camera, hindi lang nakikita ng televiewers natin. Nandiyan ang buong angkan mo yata sa likod ng camera. Mula doon sa 7 mga kapatid, asawa, mga anak at apo. Ngayon ako lang ang nakahawak ng inyong pitaka. Okay, FJC, gano'ng katagal na hutong wallet nyo? Mga 7 taon na higit siguro. 7 years. Hindi kayo taon-taon kung magpalit. Hindi. Hindi. Mas maganda nga ang leather habang tumatagal. Tapos puro lagi leather ang wallet nyo. May regalo lang sa akin anak ko yan. Anak nyo. Anong kadalasan nilalagay mo sa wallet? Pwera yung... Credit card at cash. Senior citizen card. Yan pinaka-importante. Gamit na card mo ngayon. Ano? Ano yung comfortable cash level nyo sa wallet nyo? Sa mga tigwa 100, yung 100 peso bill, siguro mga 400, 500. Yung sa 1,000 bill, mga 2, 3. Okay. Thank you very much, Mr. Colayco, and for sharing your own money story. Thank you very much. Thank you. Sa aking buhay, ang aking tingin, ang aking tunguin, at ang aking patunay sa aking sabihin na nating tagumpay ay itong librong ito, Wealth Within Your Reach, Pera Mo, Palaguin Mo. Ito po ang aking nilakas loob na pasukan, isulat at ishare lahat ng aking kaalaman sa ordinaryong Pilipino para naman maitungo niya ang buhay pinansyal niya sa isang napaka magandang sabihin natin kalagayan. Hindi yung lubog sa utang na halos lahat ng tao ay nandyan ngayon.
There's nothing more soul-satisfying than to have touched the lives of others. And I'm very fortunate to have been able to do that. Money on the go! Mga friends, nandito ako ngayon sa Libertad at napag-alaman ko na isa pala sa mga kalye dito ay pinangalan sa ama ni Mr. Topax. Biruin niyo yun, isa palang magiting na bayani ang ama ni Mr. Topax. Interesting, ha? Ayun, mga friends. So ngayon, nalaman natin kung bakit nga ba tinaguri ang Mr. Topax si FJC. At nalaman natin kung ano nga bang klaseng asawa, tatay, kaibigan, at boss itong si Sir FJC. Kaya naman, Sir, saludo po kami sa inyo. O paano, mga friends? Samahan niyo ulit ako sa susunod na episode. Ako pa din, si Ika, at ito ang Money on the Go! Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. Kayo ay nanonood pa rin ng Pisobilities, My Money Story. My experiences in real life and learnings in practicing financial principles brought me to where I am right now. And it is my goal to share with you these lessons. And I hope that you too will be able to make your own money story of success and triumphs. My advice? Make your money story worth telling. Excited na akong marinig ang kwento ninyo. Kaya naman, sa susunod na linggo, umpisa na ang paghahanap ng mga istoryang tiyak, kapupulutan ng aral at inspirasyon. Ito po muli ang Pisobilities, My Money Story. At ako, si Francisco Colayco. Laging nagpapaalala na ang pisong pinaghirapan mo, palaguin mo. Walang mangyayari kung manonood ka lang. Tawag ka o text mo kami o i-click mo ito.